really. Yo mga par, kamusta? Ang pag-amin ni Ricky Hatton sa laban kay Manny Pacquiao. Pero bagong lahat mga idol, suportahan nyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So mga par, halos mahigit isang dekada na nga po ang nakakalipas matapos ang nakakatakot na nangyari sa number 1 boxer ng UK na si Ricky Hatton sa naging laban nito dati sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao, kung saan mga idol, hindi nga umubra ang dating bagsik ni Hatton sa lakas na taglay ni Pacman sa bakbakan. Dahil hindi man lang ito umabot ng third round, pinatulog siya kaagad ng Pinoy Legend sa ibabaw ng ring gamit ang malutong nakaliwa nito mga idol, na siya naman ang rason kung bakit tuluyan na ito nag-retired sa pagbo-boxing. Bagamat hanggang sa ngayon mga idol, mukhang sariwa pa rin sa isip ni Hatton ang malagim na nangyari sa kanya sa laban nito kay Boss Manny. Subalit hindi lang ang pagka-knockout ni Hatton kay Pacman ang kinainis nito, kundi na bad trip din ang British fighter mga idol, dahil palagay niya sobrang mali daw ang kanyang preparasyon sa laban nito kay Manny Pacquiao. Isa nga sa mga sinisisi ni Hatton mga idol, dahil na overtrain daw ang kanyang katawan. Kumbaga mga idol, hindi masyado nakapahinga ang kanyang sarili bago ang digmaan nito sa Pinoy Legend. Nabugbog ang kanyang katawan sa ensayo para tapusin nga daw si Pacquiao sa isang dramatic passion. Wala naman may binanggit na pangalan si Hatton mga idol kung sino talaga ang kanyang sinisisi, pero napaka-obvious naman mga idol na wala siyang ibang pinaparinggan kundi ang kanyang sariling trainer na si Floyd Mayweather Sr. na siya ang nagtayong head coach nito kontra kay Pacman. Kung alam lang daw ni Hatton mga idol na ganong katindi ang pagdadaanan niya sa training camp na talagang nabugbog ang kanyang katawan sa ensayo, sana daw mga idol hindi na lang nito tinuloy ang laban kay Pacquiao, at sana pinahinga muna nito ang kanyang katawan dahil sunod-sunod din kasi ang kanyang mga laban. At sa huling laban nito bago nakalaban ang Pinoy Legend kontra kay Poliman Linaji, panalo nga siya via TKO, pero bugbog naman ang kanyang katawan dahil sa tindi ng laban at hindi pa nga siya nakarecover dito. E-training kaagad siya sa laban sa Pinoy, kaya yun natulog si Hatton sa laban sa isang tira lamang ni Pacman. Sa kabilang banda naman mga idol, Adrian the Problem Broner, sinumpong na naman ang pagiging maangas na ugali nito. Kung saan mga idol, sa viral video nga po na lumabas sa internet, makikita sa footage na nagwala si Broner sa isang fast food sa US. Sinugod nito ang crew at staff na walang suot na damit sa katawan, at ani may gusto pa nito manapak ng tao mga idol. Wala, hindi na nga to bago mga idol sa paningin natin ang mga ganitong gawain ni Broner. Palagi talaga ito nasasangkot sa gulo sa bawat may ipapanalo nito ang kanyang huling laban. I'm about to check my shit right here, my boy. So what happened? I gotta check it right here to make sure ain't nothing wrong with my shit on. You need a shirt to be. Hey man, relax, my brother. You relax. Man, which one of y'all did that, bro? Come on, let me, my boy. Calm down, or I'm gonna call the cops for you. Man, I ain't worried about no cops. I'll buy him too. Okay. My boy, come holler at me, my nigga. I'll come grab you up back there, my boy. Nah, hell no, we gotta record this, cause this is crazy. She called the police.